Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo yung magkwentuhan. NBA Action, April 4, Linggo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So silipin muna natin ang saglit ng lahat ng games sa araw na ito. First game ay panalo ang Dallas Mavericks laban sa Washington Wizards sa score na 109-87. At yan ay pinangunahan ng 26 points, 8 rebounds at 6 assists ni Luka Doncic. Tumulong din naman ng kanyang 19 points si Jalen Brunson at 15 points, 12 rebounds din si Boban Marjanovic. Sa Wizards naman ay solo kayod si Westbrook na gumawa ng 26 points, 14 rebounds at 5 assists. Nakuha din ng Miami Heat ang panalo laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 115-101. Si Jimmy Butler ay gumawa ng 15 points, 6 rebounds at 11 assists. 18 points, 11 rebounds at 5 assists din si Bam Adebayo at 18 points din si Duncan Robinson. Sa Cavs naman ay 26 points si Colin Sexton, 19 points si Torian Prince at 17 points naman si Isaac Okoro. Nakatikim na naman ang talo ang Minnesota Timberwolves sa kamay ng Philadelphia 76ers sa score na 122-113. Si Joel Embiid ay nagtala ng 24 points at 8 rebounds sa kanyang pagbabalik. 32 points din si Tobias Harris. 14 points, 8 rebounds at 6 assists si Ben Simmons. 14 points si Shake Milton at 13 points, 5 assists naman si Seth Curry. Sa Minnesota Timberwolves naman ay dominante si Karl Anthony Towns na gumawa ng 39 points, 15 rebounds at 5 assists. At 27 points naman ang number 1 pick ngayon na si Anthony Edwards. Inambakan ng New York Knicks ang Detroit Pistons sa score na 125-81. Si Julius Randle ay gumawa ng 29 points at 8 rebounds. 22 points din si Reggie Bullock at 14 points si RJ Barrett. Sa Pistons naman ay gumawa ng 16 points si Jeremy Grant, 14 points si Ahmed Diallo at 10 points si Corey Joseph. Ngunit silang tatlo lang nga mga kaibigan ang gumawa ng double digits sa kanilang koponan. Pinulbos naman ng Utah Jazz ang Orlando Magic sa score na 137-91. Si Donovan Mitchell ay gumawa ng 22 points, 17 points si Joe Ingles, 17 points din si Bogdanovic at 15 points, 9 assists naman si Jordan Clarkson. Sa Magic naman ay 19 points at 12 rebounds si Wendell Carter Jr., 16 points si Chuma Okeke at 12 points, 8 rebounds naman si RJ Hampton. Ang Utah Jazz nga mga kaibigan ay gumawa ng 26 na 3 points sa game na ito, habang Orlando Magic naman ay dalawa lamang at dahil dyan mananatili na number 1 ang Utah Jazz sa buong NBA. Nakuha naman ng Indiana Pacers ang overtime win laban sa San Antonio Spurs sa score na 139-133. Ang Pacers ay pinangunahan ng 26 points at 9 assists ni Caris LeVert at 18.7 rebounds at 8 assists ni TJ McConnell. Sa Spurs naman ay 25 points, 4 rebounds at 6 assists si DeMar DeRozan at tumulong din ang kanyang 20 points at 10 rebounds si Keldon Johnson. Inawawa naman ng Portland Trail Blazers ang OKC Thunder sa score na 133-85. 20 points si CJ McCollum, 16 points at 6 assists si Damian Lillard, 15 points si Norman Powell at 12 points, 17 rebounds naman si Enes Kanter. Sa OKC naman ay 18 points si Williams, 14 points, 8 rebounds si Tony Bradley at 10 points, 12 rebounds naman si Moses Brown. At sa last game natin ay nakuha ng Milwaukee Bucks ang close win laban sa Sacramento Kings sa score na 129-128. 33 points, 7 rebounds at 11 assists si Drew Holiday at 26 points naman si Brook Lopez. Sa Sacramento Kings ay 27 points at 6 assists din si De'Aaron Fox at 27 points din si Terrence Davis. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating mga balita. Ang Warriors nga mga kaibigan kahapon ay natamo ang malamang isa sa mga pinaka nakakahiyang talo sa kasaysayan ng NBA. Nakakahiya nga ito sa mga coaches, sa franchise at sa mga players na naglaro para sa kanilang koponan. Ganun pa man ang game na ito ay nagpapakita din sa atin kung gaano kahalaga si Stephen Curry sa koponan nila. Well, hindi din naglaro sa game na ito si Draymond Green, ngunit kay Curry muna tayo magfo-focus. Kahapon nga ay ang sakit sa mata manood ng game ng Warriors. Ayoko man gamitin ang salita na ito, ngunit talagang nagkalat sila laban sa Raptors. Nagmumukha nga silang G League team mga kaibigan, at hindi man lang ito laban sa isang malakas na team dahil ang Raptors ay isang dissenting team ngayon, ngunit hindi natin ito matatawag bilang contenders. Ang Warriors nga without Curry ay isang team na malamang automatic panghuli sa NBA standings. At tuwing kasama naman si Curry, isa itong dissenting team na may pag-asang pumasok sa playoffs. Dahil kung dadalhin mo nga ang record ng Warriors sa 23 wins and 26 losses sa East, hindi ito nalalayo sa number 4 ng East na Charlotte Hornets na may record na 25 wins and 23 losses. Kahapon din sa game na wala si Curry at Draymond Green, nakita natin kung gaano kagulo ang kanilang opensa. Kaya naman sa second quarter ay gumawa lamang ang Warriors ng 16 points at 14 points naman sa third quarter.
At kung gumawa nga ang Warriors ng combined 30 points sa second and third quarter, binigyan naman nila ang Raptors ng combined 81 points sa dalawang quarter na yan na nagpapakita kung gaano kahalaga si Draymond Green sa kanilang depensa. At isa pa mga kaibigan, sa ngayon nga ay hindi na aabot ni James Wiseman ang expectation sa kanya ng mga tao bilang ang number 2 pick sa NBA draft. Ngayon nga ay panahon na niya upang magpakita ng gilas habang walang ibang mga superstar ng Warriors. Nakita na natin si Anthony Edwards at LaMelo Ball na pangunahan ng kanilang team, subalit si James Wiseman ay tahimik pa rin sa ngayon. So ang Warriors na may Curry ay may kakayahan na lumaban sa playoffs ng West. Ngunit kung wala nga dito si Curry, nako, nagmumukha itong G League team. Habang sa ating susunod na balita, si Kevin Durant ay inaasahan na makakabalik na ngayong linggo. Posible nga itong bumalik sa game ng Nets laban sa New York Knicks sa Tuesday, 7 a.m. Philippine time. At mukhang malapit na natin makita na kompleto ang super team ng Nets. At alam naman natin kung gaano kadelikado ang isang Kevin Durant. Kahit nga hindi siya gumawa ng puntos, malaki ang naitutulong niya sa isang team. Hindi mo nga siya pwedeng iwanan, kaya naman kailangan siyang tutukan ng maigi ng depensa. At ngayon sa koponan ng Nets, makikita natin kung ano ba ang magiging sagot ng mga team sa opensa nila kapag kompleto na ang kanilang lineup. Dahil sa ngayon, hindi pa rin natin nakikita kung paano mo ba pipigilan si Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, LaMarcus Aldridge at Blake Griffin kung hindi mo magagawang mag-double team sa kanila. Sa game bukas laban sa Chicago Bulls, si James Harden ay out dahil sa hamstring injury. Ngunit naniniwala ang Brooklyn Nets na hindi naman malubha ang kanyang injury na ito. Tumungo naman tayo sa balita na si Isaiah Thomas ay babalik na sa NBA. Siya ay binigyan ng 10-day contract ng New Orleans Pelicans. Gagamitin niya din ang jersey number 24 bilang alay sa idol ng madami na si late great Kobe Bryant. Grabe nga mga kaibigan, 4 na taon lamang ang makalipas, si Isaiah Thomas ay isang superstar sa NBA at isang MVP candidate. At ngayon, siya ay may 10-day contract na lamang. At malaking dahilan nga dyan ay ang kanyang hip injury. Ngunit sanay na nga si IT na maging isang underdog. Dahil sa kanyang height na 5'9", hindi madami ang naniwala sa kanya na kaya niya maging epektibo sa NBA. Kaya naman, siya ang huling napili noon sa NBA draft. Ganun pa man, pinatunayan nga ni Isaiah Thomas na karapat dapat siya sa NBA. At ngayon ay nalagay siya sa same situation kung saan kinakailangan niyang ipakita na siya ay deserving ng spot sa best basketball league sa buong mundo na NBA. Habang si Rajon Rondo naman ay magaganap na ang kanyang unang game sa Los Angeles Clippers laban sa dati niyang team na Los Angeles Lakers. So magiging maganda at exciting nga ito. Makikita natin kung paano ba ni Rondo i-call out ang mga plays ng Lakers na malamang alam niya pa din hanggang ngayon. Ang Lakers ay nanggaling pa lamang sa malaking panalo kahapon kung saan naging mainit si Kyle Kuzma na gumawa ng 30 points habang ang Clippers naman ay nanggaling pa lamang sa back-to-back loss. At mahalaga nga ang game na ito dahil kapag natalong isa sa kanila, tatabla na ito sa number 6 team sa West na Portland Trailblazers na may 19 losses. At sa ating huling balita, bad news nga sa mga fans ng Hornets dahil si Gordon Hayward ay out ng at least 4 weeks dahil sa right foot sprain. So minamalas nga mga kaibigan ng Hornets, hindi pa natin alam kung kailan bababalik si LaMelo Ball. Out din ang 2 linggo si Malik Monk at ngayon naman ay si Gordon Hayward ang mawawala. At delikado nga dito ang Hornets dahil hawak nila ang number 4 spot sa East sa record na 25 wins and 23 losses. Habang ang number 9 naman na Indiana Pacers ay 21 wins and 26 losses. So 3 talo lang nga ang pagitan ng number 4 sa number 9 spot sa East. Kaya naman bawat game ay talagang mahalaga para sa mga team na ito. At yun lang po mga kaibigan ng ating mabilis ng update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.